So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa May Sky Go Malolos Branch para sa update natin. Meron tayong nakita dito at nakita na ulit natin itong si Sky Go Lance 150. So sa makin ng Moto Show, nakita na natin siya pero ibang kulay yon. Tingnan naman natin kung magkano nga ba yung ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng cash or hulugan. Okay, so umpisa na natin yung walk around para dito. Ayos na ayos siya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always. So para sa presyo niya, papakita ko na lang din sa screen para at least mabilis lang tayo. Sa tingin nyo, sulit nga ba yung installment or yung cash sa ganitong motorcycle? Isa si Lance sa mga masasabi ko na napaka-elegante niyang tingnan. Maganda yung lining niya. So para maintindihan nyo ako, umpisa na natin yung walk around para dito. Sa kanyang front view, napaka-aggressive ng kanyang design. Meron tayong Skygo rito. Maganda yung design dito. Matte finish. Purong matte nga pala to. Kulay black. And then meron tayo rito touch ng gold na glossy finish. Pero mamaya na yan. Dito muna tayo sa taas. Yan. Yan yung datingan niya. Ganda na itsura. Pero sana dito mag-additional sila rito. Siguro kahit brake lock. Ayan. Para sa safety features. Upgrade lang, diba? So dito naman, pagbaba natin, meron tayong windshield or windscreen. Maganda rin yung itsura dito. Nakakaiba lang din dito, diba? So open part naman to. Ganda ng itsura dito. Meron siyang butas dito, you know, para siguro singawan. And then, dito naman, meron tayong park light. Kanyang signal light. Yan, side by side naman yan. Tsaka minimalist lang kasi wala kang decals na makikita rito. Pagbaba natin, meron din tayong park light dito na parang naging kilay. Maganda yung kanyang headlight is LED. Tapos para tayo rito merong winglet dito sa may baba. Ayan, aggressive looking talaga yung mga ganitong motorcycle. Naka-telescopic fork tayo rito. Bulking tingnan yung kanyang front fender. Ayan. So flexible din yan. Tapos maganda yung plastic na ginamit. Medyo maiksi lang din yung kanyang fender dito. And then naka-mugs. Ganda ng design ng mugs. Yuan Ching yung kanyang brand. Tubeless na rin to. Ang size dito ay 180x14. Ayan. So dito sa harap is naka disc brake tayo rito. Ayan. Naka single disc brake. Dual path caliper. And then meron tayo ritong combi brake. Yun yung kagandaan dito. Dito sa side, meron tayong Skygo. Tapos meron tayong gold lining. Glossy finish na parang may mga glitter effect. And then pagbaba natin is meron tayong parang carbon fiber finish dito. Tapos gusto ko yung pagka-aggressive ng looks dito. Napaka-angas boy, di ba? So, meron tayong gulay board. Dito rin nilalagay yung ating battery. Tapos hindi siya masyadong madulas kasi meron siyang mga maliliit na design dito na para pumipigil na hindi tayo madulas. Tapos, meron tayong side stand kill switch para dito. Ayan. 'Di ba magandang feature 'yon para dito sa mga motorcycle, lalo na sa mga makakalimutin magtaas ng side stand. Napakadelikado niyan, baka ma-semplang pa tayo eh. So yung design dito sa ilalim ng upuan, para siyang merong carbon fiber finish. Dito makikita mo yung mga lining and then yung mga shadow pag natatamaan ng ilaw. Maganda rin yung design para sa kanyang foot pegs. Ito ay metal. Tapos meron din siyang lock. Meron siyang parang ano, glitter effect yung datingan niya. 'Yun. Dito naman sa kanyang CVT, napaka-bulking tingnan. Tapos parang napansin natin dito, parang kay yung ADB na Skygo, parang ganun lang din yung itsura dito. Diba? Yung KPB pala. Yan, KPB 150 ng Skygo. Parang ito lang din yung makina niya. Parang sinalpak lang din dito. Diba? So, ibig sabihin nun, subok na si KPB. Malamang itong si Lance is maganda rin yung performance na ito. So monitor natin lagi dito yung ating battery kasi nga wala tayong kickstart. Meron tayong Skygo na naka-embossed NBD. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng NBD nito. Comment nyo kayo sa baba. Then yung kanyang filter. Yan, ganda oh. Laki. Bulky ano. Tapos meron tayo rito yung monoshock. And then yung ating tire hugger. Flexible din yan.
U-wanching din. Tapos, ang size dito sa likod, sa gulong niya is 120x70x14. Ayan. So, dito naman sa side, meron tayong Lance 150 na makikita. Pero sana dito ginawa nilang emblem. Mas angat siya. Diba? Mas premium siyang tingnan. Sa upuan, napakalapad ng upuan. Tapos kahit di ka na magpagawa ng ganito, para siyang may camelback. Ayan, may stopper na. Makapal yung kating pum. Tapos yung kanyang pum dito, makapal din. Ayan. Sobrang lambot din. Maganda rin yung tsura niya. Dito sa side, meron din tayo ritong USB charging port. Dito sa ating side pocket. Kita nyo ba? Ayan, may side pocket tayo rito, malalim. Kasya siguro dito, mga dalawang cellphone o tatlo. Tapos USB charging port, meron tayo rito. Helmet hook or utility hook, meron tayo dyan. And then, ito yung nagustuhan ko rito sa handlebar niya. Naka-upright position, tapos yung design ng ating panel gauge is naka-fully digital tayo rito. And then, tingnan nyo naman yung quality ng paint. Yung paint, di ba? Napakaganda ng paint job. Kulay gold din yan. Tapos meron tayo rito. Alam ko ito, smooth touch to eh. Pag mag-a-adjust tayo. Ayan. So, pagdating dito, meron tayong parang carbon fiber finish. Maganda yung mga switches na ginamit. Napaka looks premium. Dito sa side, meron tayo rito on and off ng kanyang idling stop. Meron din tayo nun. Kanyang levers. Ayan. Smooth naman. Yung grip niya, makapit. Tapos, mababaw lang din. Meron tayo dito on and off ng kanyang park light, headlight, electric starter. So, pwede nyong ipatay yung kanyang ilaw, no? Yung iba kasi naka-automatic on na eh. So, dito, meron tayo rito ang flasher, high and low, busina, and then signal light. So, wala tayo ditong built-in hazard. So, sana dito maglagay din si Skygo, di ba? So, dito naman sa side, ayan, dito sa side, meron din tayo ritong side pocket, and then, meron din tayong keyless. Ayan, alam ko, pwede nyo, oh tama, meron din tong ano eh, secret key. Ayan, tapos meron din siyang open ang seat, kasi hindi siya naka-on eh. Ayan, so nakita naman natin yung compartment na ito, maluwag din siya. Okay, so dito sa side, naka radiator na tayo rito. So liquid cooled na to, maganda rin yung cover para sa kanyang radiator. Laki pala ng itsura ng ating tire hugger dito. So, naka-disc brake dito sa likod. Tapos, naka-single pot caliper. Maganda rin yung ating, yung kanyang swing arm dito. Ayan, mayroon din siya mga parang glitter effect dito. So, nagustuhan din natin dito, stylish din yung itsura ng ating muffler. Ayan, carbon fiber finish dito and then bulk siyang tingnan. Then, maganda yung kanyang plastic na ginamit. Flexible din. Ito yung itsura ng pipe natin. And then, sa ating tail light, ayan, LED na rin yan, plate light, reflector, and then yung ating signal light dito. Ayan, fix na siya. Tapos yung lagayan ng ating plate dito. Ayan. So, try natin sakyan. Kung abot ba nung 5.2 na kagaya ko. So, last time kasi nung sinakyan natin yung ganito, is medyo na bigatan tayo dun sa may makina moto show. So, try natin ulit sakyan to. Baka at least ano lang to. Napagod lang siguro tayo doon nung sinakyan natin. Kaya medyo nabigatan ako doon eh. Pero ngayon, try ulit natin sakyan. Okay? Ayos yan. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen. Para sa 5.2 na kagaya ko, talagang tingkay tayo rito. Tapos naka-boots pa tayo rito. So, yun nga, naramdaman din ulit natin na medyo mabigat nga siya kapag tinatayo. Pero kapag naitayo nyo na siya, balance naman na siya. Tapos gumagaan na siya. Tapos maganda yung kanyang shock, harap. No? Ramdam natin yung harap ng shock. Kasi medyo hindi natin masyadong abot yung likod kaya hindi natin matatry.
Pero sana makapag test ride tayo ng mga ganitong motorcycle ni Skygo. Looking forward tayo sa mga ganong pagkakataon, di ba? Na mapatest ride tayo ng mga ganito. Or kung meron na kayo dito, is baka pwede nyo naman pahiramin, di ba? Para at least ma-share natin sa iba kung gano'ng nga ba kaganda itong Lance 150. Okay? So, ayun nga, sa turning radius, maganda. Malawak siya, sobrang lawak niya. Tapos, maganda rin siyang isingit. Kahit sabihin natin na maxi scooter siya, mukha siyang malapad. Kayang-kaya yan. Kasi yung motor natin, naisisingit natin. Mga ganito, kalaki, di ba? So, ayun nga, puntahan nyo na lang dito sa Skygo Malolos Branch para sa mga gustong kumuha ng ganitong Lance 150. Okay, so nakita nyo na yung contact number and then yung price na itong motorcycle. So, ayos na ayos yan. So, yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.